Naka ka na. Live na kayo. Okay. Okay na? Live na tayo? Ah, live na ba kami? Parang di pa. Live na, live na. Kamusta ka, Dragon? Ka-chubs? Kanina pa kami, kanina pa namin inaayos to, mga 6:30. Meron na ba? Wala pa, naka-live na ba? Oh, naka-live na, 11 na tayo, 11. Yan, oo, tama. So, what's up, Front Row Exclusive? Yeah! Kumusta? Ako nga pala si Mark Anthony Cruz, better known as The Dragon, and my partner here is... Si The Heart, okay. Si The Heart of Front Row, pare, si... Kulit. De, para namiss kita. Ah, namiss na rin kita, Apps, ha? Ang tagal natin, especially ako, ang tagal ko nawala. Siguro mga almost 3 months din ako nawala dahil nga sa nangyari sa akin. Pero yung sabi nga, there's always a rainbow. There's a rainbow always after the rain. Diba? So, antindi mo, pero nagliliyab ka sa likod, brother. Siyempre, kailangan naman talaga eh. Kumustay mo natin yung mga natin. Shout out muna tayo. Okay. Pag nag-1,000 tayo, guys, dederecho na natin to. Yan, sila... Marvin Siano, Angelica Javier. Guys, ano to, ha? Wala, ano, napakabilis lang nitong ano to. Itong, kilala niyo naman kami nila, ano, ni Kahart, eh. Hindi naman kami yung mga tipo na aabot ng mga 2 oras, isa't kalahati. Kung ano lang yung kailangan nyo, yun lang ang pag-usapan natin. Tapos, maglagay kayo ng mga questions nyo dyan para mamaya meron tayong mga live questions na, ano, na pwede natin sagutin. Ha? Tatanungan ba tayo? Oh, pwede tayo magtanungan kasi ako ang topic ko for today is ano yung pay now, play later. Pay now, play later. Pare, pag may pay now, may pay later. Siyempre, pare, kailangan muna ng ano, isang malupit na sakripisyo, di ba? Sakripisyo. Oh, yung topic ko. Actually, magkapatid yan, di ba? Oh, magkapatid yan. Ano yan, eh? Sa magkapatid sa ama. Magkapatid sa ama yan. Brother. Bago ang lahat, kapatid, syempre, before naman tayo ano no magsimula ng ano no ng ano natin ng topic natin. Matanong ko lang, brother, kasi marami nagtatanong sa atin ng mga ating mga viewers, mga subscriber natin. Ano daw yung meaning ng detonate? Detonate yan. Kasi actually parang isalam lang nila. Detonate. Siguro mga 2 weeks nila, ago. Gatorade. Eh. Gatorade po siya. Hindi, si Abs kasi, sabi sa ano bang magandang title? Sabi ko, detonate. Kasi after nito, detonate is tayo. Ibig sabihin, nasa sa atin, yung detonator, kung puputok yung grupo natin, kung makukuha natin pangarap natin, wala sa ibang tao, wala sa kahit sino, always remember the detonation o the detonate, we can only detonate ourselves, hindi sa ibang tao. Kasi maraming tao, kailangan... pinapower pa ng upline weekly para lang humataw, pinapower pa ng mga cross lines niya para humataw. Tapos kapag bumababa ng bumababa, you're not detonating yourself to become successful. Other people are detonating you to explode. It will never go that way. Kasi if you wanna detonate yourself and explode, ikaw may hawak niyan. Yeah, ibig sabihin, ikaw ang may hawak ng sarili mong pag-asenso. So, yan. Tama, eh, tama. Title pa lang yan, title. Pare, kita naririnig naman ako siguro na madlang taano natin, no? Oo, naririnig ganyan. Oo. At ayun pala yung meaning, yung parang meaning ng detonate. Yes. Yung pala yun, nakala ko kasi nung nabasa ko, ito, Gatorade. Anong Gatorade? Tsaka hindi Gatorade yun, Gatorade. Oh. Gatorade. Yeah. Ganun pala para masosyal. Oh, di ba? Ano nga yan? Yun nga actually, ni-research ko yan, kapatid. Ni-research mo? Matindi! Talagang hinahanap ko pa yan sa Encyclopedia, di ba? Saan? Saan mo hinahanap? Encyclopedia. Encyclopedia. Ay, parin. Iba rin. O, sige. Parin, hindi nag-google eh. Tinignan ko nga, doon nga mismo sa mga malulupit na makakapal ng mga ganong kalalaking libro, di ba? Maliliit so, na makakapal na ganong kalalaking mga libro. O, basta makapal nga eh. Oh. O, sige. Basta sa akin, parin, sa aking pagsasaliksik. Yan. Ano? Yan.
Ang detonate gun. Yan, ang detonate. Yan. Yung sinabi mo. Yan. Yun na yun. Yun yung minunod. Yan. Dagi ba, paliwanag. Paliwanag na. Oo nga. So, guys ha. Yan o. Ito. Sila Dayan San Jose. Oh, marapit na tayo. 1-8 na tayo. Pwede na tayo magsimula. Pwede na tayo magsimula. Ayan. Ayan. Magsisimula na tayo. Magsisimula na tayo. 1-8 na ba? Ito ng 2,000. Simula na tayo. Eh, magda-2,000 na yan. Mabilis lang yan. Eh, syempre, the heart yan. The heart eh. Di ba? Eh, yun o. At saka si The Dragon. Hindi ko nga alam. Nga pala, pare. Shoutout muna tayo sa mga per team na mga nanonood sa atin, syempre. No, marami rito eh. Actually, mga nag-PM sa atin, ng mga ano natin, ng mga kapatid natin, ng mga M-Club natin. Yes, sino, shoutout, syempre, team Unstoppable. Yes, yes, Kalaan Team Unstoppable. Team Unstoppable, Richardson. Ah, Richardson yan. Yan. Team niya, New Blood. New Blood. New Blood, syempre. Ki Ma'am Kay. Kila Karen. Oo. And shout out sa ano pa, sa Evolution. Evolution, syempre, kaya yan. Yan mo and Janet. Janet Faha. Kila Mare. Sino pa? Sino pa? Team Domination. Ngayon, siyempre, hindi mo wala ang Domination. Ang head niya eh, yung pinakagwapong M-Club diba? Talaga, di ba? Wala nang pumalag ka, di ba? Siyempre, EG3, di ba? Uy, siyempre, medyo pa rin EG3. Actually, ano eh, tawag dito, wala lang eh. Tawag dito, kumbaga, sumulput lang yan eh. Pero pare, lakas na ng EG3 ngayon, ha? Oh, ayan, nakikita ko naman yung EG3. Yeah. Pero, okay. Baka may nakalimutan pa tayo, uy! Team, ano, Team Zenith! Zenith! Siyempre, at Team Kalindas. Zenith. Best friend ko si Aina. Team Kalindas and La Rose. Ayan, sila Rose. Sila Honey. Ayan. At siyempre, pare, yung kapatid natin. Sino? Kapatid natin, James si Reid. Ah, siyempre, Empire! Empire! Ayan, Empire! Si Brother Anto Garcilian. Yes, payat Empire. Na lang, payat na lang. Oo, pumayat siya. Hindi ko nga alam kung tinira yun eh. Brother. Parang gusto ko nga eh. Pare, di ba? Naging kayamin eh. Oh, kayamin na. Hindi, matawa ako ngayon pero mga a month from now kailangan ko magpapayat ulit kasi sa mga hindi nakakaalam guys, gagawin na po namin yung MTV ng walang makakapigil. So abangan nyo po yan it's walang SV makakapigil. Squad Front Row Production yan. So maganda mangyayari ditong ano. Okay, game na tayo, game! Front walang Row, game makakapigil. Game na! Ayan, so sige, game na. Simulan na natin to. Sina magsisimula? Hindi, sa akin pare, ano lang. Ikaw na, gusto mo magsimulan o ako na? Yeah. Ikaw na magsimula, Abs, para ano. Kasi, guys, pwede kayo mag-ano ah. Mamaya, mamimili kami ng tanong sa ano nyo. Meron kaming tatlo, limang tanong. Na ano, ay kilala nyo naman ako, mabilis ako ma-high blood eh. So, ayusin nyo yung mga tanong nyo, ha? sige. Ka-heart kasi ito. Ang mga tao kasi especially ngayon pandemic, most of them ang nakikita nila is the fancy cars, it's the life that we have, yung pinatatayong bahay, yung mga nangyayari sa atin, malaking income, million monthly, pero ang hindi nila alam is the sacrifices behind the success. Most of the people they want the success that other people have pero they don't want the process. Kasi 'di ba, sabi nga eh, in order for yung lapis para mabuo, may proseso. In order for a diamond, diamond. In order for a diamond para maging diamond siya, may proseso, paiinitan, bibiyakin, papasukan, lalabas, 'di ba? So, ano yung mga sacrifices? Ano yung bakit kailangan ng sacrifices? Ano yung mga dadaanan nila? Bakit nila kailangan gawin yung sacrifices? Bakit nila kailangan tanggapin? At paano sila makakalabas sa bakit nila kailangan yung sacrifice in order for them to be successful? The heart, go. Yeah. Diretso agad tayo sa topic. Actually, pare, no, tama yung sinabi mo, no? Yung mga nangyayari sa atin, actually doon tayo, ano, tinitignan nila tayo na, uy, idol, sobrang lupit ng mga nangyari sa inyo, nakabili ka ng mga ganyang mga magagarang mga sakyan,
darating mo yung buhay na masarap. Actually, ang nakikita nila kung ano meron sa atin, pero hindi nila nakikita kung hindi nila nakita kung ano yung mga sinimulan natin. Mm. So mamaya, yun, actually yun ang ano no, yun yung gusto kong tawag dito, ipaliwanag sa kanila talaga kung ano ba yung mga pinagdaanan nating hirap. Ano yung mga dapat mong lampasan para marating mo yung taas ng tagumpay. Yes. Pero for that siguro before natin i-open yung ano bagay na sacrifice. Siguro yung nangyayari lang sa atin ngayon, isa lang sa tip ko no. Kailangan na natin yung nangyayari na COVID na yan, yung nangyayari problema na yan, kailangan na natin mag-move on. Sabi ko nga 2020 na ngayon, 2020 na no, magti 2021 na. Tatlong buwan na lang matatapos na yung ano natin ano, yung 2020. So sana yung tatlong buwan na yun, pare, dapat tumataw ka na no. Sana idiretso mo na. Kumbaga kailangan mo na mag-move on. Move on na tayo sa lahat ng mga problema na mga nangyayari ngayon. Move on na sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Although nandiyan pa rin yung pandemic, nandiyan pa rin na tawag dito nakakatakot pa rin, pero yun lang, doble ingat lang. At hindi tayo pwede paring umasa sa mga nangyayari sa government o kung saan. Kailangan mo nang ituloy yung buhay mo. Teka. Mm. Ang pinag-uusapan dito, okay. Pandemic pa rin? Ha? Hindi. Kailangan natin mag-move on dyan. Hindi. Yun nga eh. Pinag-uusapan nyo, pandemic pa rin. Ang dami pa rin dahilan, demonyo ka. Hindi kasi. Hindi. Parang, nakoloko. Kasi ganito yan, ha? Yung pandemic, mag-iisang taon na. Yung pandemic, nandyan na yan. May gamot na nga eh. Tapos may dahilan ka pa rin. Basagin ko yung ngalangala mo eh. Tandaan mo, it's either hindi mag-a-adjust ang buong mundo para makahataw ka. Humataw ka para makapag-adjust yung buong mundo sa buhay mo. Dahil tandaan mo, hindi ang tao, pag kailangang humataw, hahataw yan. Huwag mong gawin dahilan yung pandemic. Yung, kasi pa naman wala kang pandemic, tamad kang hayop ka! Nako! Sorry, Apps. Ikaw pala to, Apps. Okay, ikaw hindi sila makaalis na nangyayari. Pare, 8 months na yung pandemic. Kumbaga, 8 months na tayong ginugulo ng COVID na to. Na kung saan, pare, kailangan mo na paring kuminos. Diba, nung walang pandemic, pare, yung 8 months na yan, maraming nangyari sa'yo. Yung 8 months ngayon sa pandemic, di ba, ang nangyari, pare, tambay lang. Diba, so yun yung ano, kailangan mo na paring kalimutan. Okay, kailangan na natin paring lumabas sa lungga natin. Kailangan na natin magseryoso kasi marami na tayo nasasacrifice. Marami na tayo paring, alam mo yun, napapabayaan. Tandaan nyo guys, hindi lang tayo to. Kumbaga para sa pamilya natin lahat ang ginagawa natin. Siguro sa lahat ng mga nanonood natin dyan, wake up na, gising na kayo. Sabi nga ni Mark kanina, aminin na natin, itong katotohanan na to, bawal na ang tamad sa mundo ngayon. Kailangan mo na kumilos kasi marami nga masasakripisyo. Kailan ba nauso tamad? Nako, loko! Sorry. Yeah, ang dami kasi brother Mark eh. Kumbaga, ang dami pa rin ano yung mga hinaing nila, 'di ba? Iba nag top earner na, nag millionaires club na, iba nagkaroon na ng malaking grupo. Alam mo pare, hindi sila makamove on. Ang malupit na part pare, yung ibang nangyayari bro is namatayan ng team, namatayan ng grupo, yung iba hindi makabuo. 'Di ba? Masyado nilang ninanamdam yung mga problema. Eh lagi ko sinasabi sa lahat ng tao pare, pag may problema, do not entertain it. Kapag ini-entertain mo kasi, hindi ka makakatulog eh. Every night iisipin mo siya. So mangyayari pare, madidistract ka, masisira lahat ng mga diskarte mo. At kung problema ang pag-uusapan pare, si Mark, si Katchubs o si Ops Mark Anthony Cruz, Mark Anthony Cruz, okay, isa sa mga pinakamalaking problema ay dumating sa buhay niya. Pero pare, nakitaan ba natin na isang malupit na ano? Malupit na panghihina? Hindi, still eh. Kahit malalim yung pinagdaanan niya, still lumaban pa rin siya, lumalaban pa rin, hindi para sa kanya, para sa mga taong bahay niya sa buhay. So kumbaga, sa atin, move on na tayo dyan, move on na tayo sa lahat ng mangyayari, no kapatid? Yan. Pare, ikaw pare, isa sa mga, kasi alam ko, ikaw marami kang pinagdaanan, lalo na yung pinakamalalim na pinagdaanan sa buhay mo, yes, ng mga nakaraang buwan. Yan, so yun yung gusto kong i-share mo na, kasi doon ko nakita eh, kumbaga, kahit may, yun yung kailangan ng lahat ng mga nanonood natin eh, kahit anong pagdaanan mong hirap, kailangan mong bumangon, kailangan mong tumayo, kailangan mong idiretso kasi alam mo nga may mga taong, alam mo yun, may mga taong lumalaban o may mga taong umaasa sa'yo. So pare, konting share doon sa mga pinagdaanan. Grabe ka naman, ayokong, sige, ganito. 3 months ago, my wife was diagnosed with brain tumor, para sa mga hindi nakakaalam. Now, nag-start kami ng 17. So 17, since August 17 nawala ako sa eksena. Nagpahinga ako. Yes. Before that, nag-check kami ni Gerald, meron akong 300 plus na DR ng 2 months nung hinataw ko talaga kasi sabi ko kasi ako yung tipo ng tao sa mga nakakilala sa akin kapatid, advice ko rin sa lahat. Huwag ka masyado magaling magturo dahil tandaan mo kapatid, iba yung tinuturo mo, iba yung nakikita na sa tinuturo mo. Okay, wala naman akong pakialam kahit ano. Pero tandaan nyo guys,
people wanna see. People doesn't want to hear what you want to say. People want to see kung ano yung mga gagawin nila. So, come that August 17, we found out that my wife was has a brain tumor. Alam mo kung nasaan ako? Nagbobomba ako, nagpapa three heads ako eh. Alam mo, nung tumawag yung wife ko, sabi niya sa akin, Dad, uwi ka na rito, I'm scared. Sabi ko, my God, bakit? Sabi niya, may mas ako sa ulo. Alam mo, napa-three heads ko pa. Tinuloy ko, nagpa-three heads ako, tapos bumaba ako. Wala na, nag-breakdown na ako. Unang tinawagan ko si Sir Sam, si Kuya Sam Bersosa, kasi kuya-kuyahan ko yan, kahit mas matanda ako sa kanya, di ba? Parang, pero yung takbuhan ko talaga si Kuya Sam, mawala muna ako ng front row, kasi medyo yung wife ko, may brain tumor siya. So I went home, I was crying. Pagdating ko doon, yung wife ko, wala lang. Then, 27... the plan is we'll be going to the US para doon kami magpagamot. Pero sabi ng ni Mickey Ablan, which is one of my closest friends, siya kasi ano, si Jana Dominguez, yung artista, na nandito sa Pilipinas, yung pinakamagaling sa buong Pilipinas, meron dito na pinakamagaling na grupo ng mga ano, ng mga surgeon, neurosurgeon. So we went there, Cardinal Santos, kahit bulok yung ospital na yon, na pangit yung serbisyo, pero napakagagaling naman. Wala akong pakialam kahit sino may-ari niyan. Kilala niyo ako. So pumunta kami doon, kahit si Manny Pangilinan diyan, paki siya. Okay, so pagdating namin doon, kinausap namin yung doktor, sabi namin, so ganito ganyan, bla bla bla. So pinabalik kami ng 27. To cut the long story short, kailangan daw operahan yung wife ko and all. So ang sabi niya is parang 2 days, 4 hours yung operation. 2 days siya sa ICU, then 2 days siya sa ano, sa regular room, then we'll be going home. Come that day, August 27 check in na kami dun sa parang hotel lah, di ba? So napunta lang sa ospital, 28 inoperahan siya, 8 hours inabot. Inadmit. 1 week siya na nasa ICU, and it took us a month. Grabe. Sa ospital. Nag-drop ako ng 10 kilos in 2 weeks. Everyday umiiyak ako, nag-iisip ako, paranoid ako. It's my wife. 'Di ba? Alam mo 'yan, pag mahal mo sa buhay, hindi ka talaga mapapakali. Then nandoon kami. Pagdating doon, paglabas namin, nakita namin yung bills, 2.3 million pesos. May gaba knife pa kami, which is 560,000 on December. So, bakit ko kinuwento 'to? Simple. What if hindi ko tinodo yung front row? What if ano, nag-dota na lang ako? What if yung exactly. What if shoutout sa mga nag-PPC nang ginagamit yung pang-Dota, mga demonyo kayo, impacto kayo, pang ano niya, ang gaganda ng mga PC niyo tapos wala kayong pay, mga hayop kayo, 'di ba? 'Di ba? Oh, shoutout sa inyo, fuck you, 'di ba? So, yun yung ano ko, yun yung sinasabi ko. What if naglaro na lang ako? What if sinabi ko sa sarili ko that time na eh, bumabagyo eh. Hindi muna ako magne-network. Ay, eh baka hindi, baka yung kausap ko, baka hindi mag-pay-in. Matutulog na lang muna ako. Ay, nag-basketball na lang siguro ako kahit di naman ako marunong. Okay, ako, addict ako sa PS4. PS4 na lang din siguro ako. Kaya lang that time, 10 years ago, most of you guys will see me driving supercars or whatever. Kami, nila Absimil, nila Richard, nila Janet, nila Tiff, or kami. Pero yung nangyari na pinay namin dati, sabi nga ni Maxwell eh, di ba? Pay now or pay later, or play now, pay later. Either way, you need to pay. Ibig sabihin, sa front row, ang pangarap may bayad. What if ganun ang nangyari sa akin? What if hindi ako front row? O what if front row ako tapos tinamad ako? Pagdating sa akin ng bill, ano problema ko? Ang problema ko ngayon, may sakit asawa ko tapos wala akong pambayad. Paano ako magkakaroon ng pambayad? Wala naman akong pera. Bakit? Hindi ko hinataw eh. Ano sasabihin ko? Sana pala hinataw ko noon. Sana pa. Guys, kung merong isang bagay na hindi na maibabalik, oras yun. You need to pay na. Wala akong pakialam kahit gano'ng kahirap. Wala akong pakialam kahit gano'ng kahirap ang kausap mo. Kausapin mo. Diba? Dahil tandaan mo, kapatid,
Malalaman mo lang yan kapag kinausap mo. Malalaman mo lang yan kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob. Malalaman mo lang yan na kaya mo pag ginawa mo. Ang problema, hindi mo ginagawa. Ang problema, gusto mo ng malaking cheque, pero hindi mo ginagawa. Ang problema, gusto mo ng malaking kotse, ng magandang kotse, pero tamad ka. Ang problema, gusto mo magpatayo ng bahay, pero hindi ka makatayo sa umaga para gawin yung mga gusto mo. Ang problema, marami kang dahilan kahit gusto mo yung mga gusto mo. Sana nagustuhan mo yung ginugusto mo para hindi mo magustuhan yung lalabas sa bibig ko! Yeah! Nasabi sa hula eh. Yan na naman eh. Diba? Yun eh. Kasi, you tama, wants, eh, tama, gusto tama, mo? Gusto mo nang merong kami? Gawin mo, daanan mo yung dinaanan namin. Correct, diba? Correct, exactly. Gusto mo nang magandang buhay? If you wanna be in heaven, go to hell. 'Di ba? Correct. Mm. 'Di ba ngayon nga? Paghirapan mo. Paghirapan mo. 'Di ba? Mm. Sabi ko nga lagi eh. Walang mag-aangat ng buhay mo ikaw. Walang magbabangon sa iyo sa umaga kundi ikaw. Walang magpa-pay in para sa iyo kundi ikaw. Dahil pag naging successful ka, hindi ibang tao nagpa-successful sa iyo, ikaw. 'Di ba? Ang problema, disusi kang demonyo ka. 'Di ba? Yeah. Ang problema, gusto mo ng malaking cheque pero hangga't di ka tinatawagan ng upline mo, gusto kulang na lang maglaslas sa harapan mo para sumunod ka sa kanya na para naman sa iyo. Yeah. Tapos hindi mo pa ginagawa. Ang problema, kapatid, 'wag na natin pag-usapan 'yung problema kasi namumblema na ako sa problema mo. 'Di ba? Kapatid, lahat ng tao may problema. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Lahat ng tao, kapatid, may sinasabi. After ng bomb, after na ano, uuwian ng bahay, may iniisip yan. Pero tandaan mo, kapatid, sa lahat ng tao na may problema, sa lahat ng tao na pinagdadaanan, tandaan mo to, hindi yan ibibigay ng Panginoon sa atin kung di natin kaya. Hindi yan ibibigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin kaya lampasan. Dahil tandaan mo, nandito na yung front row. At yung front row mag-aangat sa buhay mo dahil yun ang nag-angat sa buhay ko at nag-angat sa buhay ng maraming tao. So kung may dahilan ka, kapatid, wala kang karapatan maging successful. Kung may dahilan ka, kapatid, para hindi gumising na umaga para kunin pangarap mo, wala kang karapatan magkakotse. Kung ikaw yung tipo ng tao, kapatid, nagigising sa umaga, tas uunahin mo yung mga katarantaduhan mo sa katawang, kapatid, wala kang karapatan magkaroon ng bahay. Sa madaling salita, kapatid, if you pay now, pay in full. Ibig sabihin, hindi half, hindi one-fourth, ibigay mo ng todo. Ibigay mo lahat. Lahat ibigay mo dahil tandaan mo, kapatid, kung ano yung kaya mo ibigay sa front row, 100 times yung ibabalik sa'yo. Peace! Peace! Yeah! Antindi mo, brother! Tama, tama! Lahat ng mga binitawan mong kataga, pare. Actually, siguro lahat ng mga nanonood natin, ano, siguro tumago sa puso at isipan nila lahat ng mga binitawan mong kataga. Ang tindi nun, brother! Okay, hindi, ito lang, kapatid. Ano, no? Siguro, tama yung sinabi mo, no? Kung ano yung gagawin mo ngayon, yun ang mangyayari sa inyo. Tama ba? Kung ano yung tawag dito, tinamad ka ngayon, pagdating ng panahon, tama din ang resulta mo. Diba? Kung naglaro ka ngayon, pagdating ng panahon, pagbabayaran mo yan pagdating ng panahon. Tama yung sinabi mo, pare. Ako actually, pare, no, gusto ko nang i-discuss din yung ano, no? Kasi kadugtong din yan yung sacrifice, eh. Yung topic ko dyan is sacrifice. Actually, dudugtong ko lang doon sa mga lahat ng mga binitawan mong kataga. Eh, so far kasi, pasinin natin, unang-una yung mga problema natin, mga pinagdadaanan natin, talagang kailangan natin yan, ano eh. Magaling ka dapat mag-move on, eh. Kasi pagka bitter ka, mangyayari pare, makakain ka lang ng problema. Ang problema hindi natatapos eh. Kailangan lang ka talaga nag-move on. Kailangan lang nakafocus ka lang sa mga goals mo. Nakafocus ka lang doon sa taas ng tagumpay. So ganun lang ginagawa namin. Kasi tandaan mo, kailangan nagiging masaya ka eh. Kapag ka problemado ka, nai-stress ka. Naapektuhan lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng activity mo. So ako advice ko, para sa lahat ng mga nanonood natin, kailangan pare, ini-enjoy mo yung front row. Kahit may pandemic, kahit may problema, pare, dire-diretso ka lang, masaya ka lang sa ginagawa mo. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, lalabas yung 101%, tagaling mo, yung enerhiya mo. So yun yung kailangan ng bawat isa. So yeah, kung ikaw pare, nagbibuild ka ng grupo, namatayan ka ng team, nagbibuild ka ulit ngayon, no, lumitag check mo, okay lang yan pare ha. Now dito, move on lang, hataw lang, dire-diretso lang. Katulad ng sinabi ni Mark, tandaan mo, kung ano yung hataw mo, yun ang magiging resulta mo. Diba, kung ano yung pinaniwalaan mo, diba, yun ang mangyayari sa'yo. Diba, so sa akin siguro, ito lang, yung magbibigay lang ako, kapatid Mark, no, magbibigay lang ako ng mga konti pare na ano, konting mga activity sa kanila. Kasi alam ko, marami nanonood sa atin ngayon. At alam ko, maraming pinagdadaanan kayo, lalo na sa panahon ng pandemic ngayon. Diba? So yun, so, ulitin ko, move on. Eto, may papagawa akong activity sa lahat ng mga nanonood natin ngayon. Sulat na lang kayo dyan, mag-comment na lang kayo, no?
kung ano yung gusto niyo i-comment diyan. Ito, bibigyan ko lang kayo ng ano, katanungan. So, syempre meron akong whiteboard para maglalagay ako. Grabe 'yan. Magamit. Okay, wala lang na sabi ko. Oo, 'di ba? Ang hirap kasi ano eh, pag hindi ko sinulat eh, mas maganda ano kasi na-miss ko na magsulat. Okay? So yan, so ito pare, ito magbibigay lang ako ng katanungan sa lahat ng mga nanonood natin na sana masagot ang bawat isa, no? Kayo na lang din sumagot. Ito yung una kong tanong. Bigyan niyo ako ng lima. Lima na bagay na gusto mong makuha sa buhay. Na gusto mong makuha. Gusto mong makuha sa buhay mo, no? Makuha. Ayan. Gusto mong makuha. Makuha. Sa buhay mo. Ayan. Ano ba? Pare, ikaw. Basta tingin mo, pare. Kung ikaw, pare, mahataw, anong gusto mong pangarap? Bahay. Tama ba? Sa lahat ng mga nanonood natin, ano, kasi yun ang goal mo eh. Kaya ka nag-front row. Gusto magkaroon ng ano, mga gusto mo na bagay na materyala, kung ano man. Sabihin natin, house and lot. Bahay. Ano ba? Gusto mo magkaroon ng ano? Lupa! Or... lupa! Yung bahay! Bahay at lupa! Oo, oh, mahirap. Okay. Bahay pag sa impapawid. Mabilis lang to. Mabilis lang to. Para abis medyo maging masaya to, di ba? Sasayahan lang natin to. Okay? Pero pare, yun yung target mo eh. Kaya ka nga nag-front row eh. Para makuha mo itong mga to eh, di ba? Unang-una, kaya ka nag-front row para magkaroon ng house and lot, para magkaroon ng car, para magkaroon ng Ferrari, di ba? Yun ang mga goal mo eh. Ano pa? Magkaroon ano, travel around the world. O, di ba? Para lang tong ano, 10 million ah. Yung 10 million na dinidiscuss ni Mark. Then, eto ba? Ano ba? Gusto magkaroon ng ano? Ng ano? Ng yate. O, tinatagalog ko yan. Yate. Diba? So, ano ba? Actually, marami kang bagay na gusto mong ano, eh, mabilis sa buhay mo o makuha mo sa buhay mo. Lalo na nandito ka sa front row. So, ito yung mga gustong-gusto mong bagay sa buhay mo na gusto mong maabot. Ito yung pangalawang katanungan. Comment down below ha, sa mga ano no, sa mga nanonood natin, isulat mo kung anong pang mga gusto mong pangarap. Lalo na nandito ka na sa front row, kahit may pandemic, kukunin natin 'yan. Okay, ito yung pangalawang katanungan. Bigyan niyo naman ako ng mga bagay. Yan, oh, yung mga gustong-gusto mo. Gustong-gusto mo naman, gusto mong ginagawa. Gusto mong ginagawa. Ginagawa. Ang hirap pala ng magsulat. Ginagawa. Ayan. Ang hirap pala, sana hindi na ako nagsulat. Okay. So yun, bigyan mo ako ng lima, no? Lima na lang, no? Comment down below, guys, doon sa mga ano dyan nanonood sa atin. Bigyan mo ako ng lima na gustong ginagawa mo, na araw-araw mo na rin ginagawa, na kahit ngayon pandemic, ginagawa mo pa rin, na na-enjoy ka. Okay, ano yan? Siyempre, matulog! Gusto ano? Gustong matulog, magdamag, di ba? Masarap ba matulog? Masarap! Netflix! Diba? Netflix! Ano masarap mag ano, manood ng TV, 'di ba? Chino novela, Korean novela, 'di ba? Mga Netflix, masarap 'yon, tama? Nag-enjoy ka noon eh. Tama. Diba? Yung nare-relax yung mind mo. Tama po, kuya. Tama po. Tama po, Kuya Will. Ah, ano ba 'to? Saan pa tayo? Okay, sorry. Okay. Eto pa pare, kailangan kasi makita nila 'to para at least malaman nila kung ano yung mga gusto natin. 'Di ba? Gusto natin kaya tayo nag-pro-tro, gusto natin makuha 'to eh. Diba din ito, syempre yung gusto rin natin, ano, yung nare-relax din tayo, diba? Yung na-enjoy tayo, nagkaroon tayo ng time freedom. Okay, ito na malapit. Pangatlo, ano pa? Games! Gumimik! Gumimik ng pandemic? No, eh, may mga gumigimik, kapatid. Gusto matigas! Diba? Matigas ang mukha! Diba? Ito mo, pare. Ito, pare, sikat na pare. Gustong-gusto na nakakapag-relax. Although, okay lang naman eh, diba? Diyan ka nag-enjoy eh. Na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, ano? Yan, mag-games. Oh, games. Hindi natin mag-Mobile Legend, di ba? Oh, Mobile yeah, Legend, so yung mukha mo! Di ba? Ano pa? Mayan yung mga na-enjoy ka eh, di ba? Ano pa? Manlalaki, mambabae, mamakla, lahat na, ginawa mo na eh, di ba? Yan yung mga bagay na gusto na nare-relax ka. Actually, guys, marami yan. Okay, marami ka bang bagay yan, kumain magdamag, di ba, na nag-i-enjoy ka. So, eto yung mga bagay, pare, na gustong-gusto mong makuha, ay gustong-gusto mo na ginagawa mo palagi, na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, na na-enjoy ka. So yan, pero eto siyempre, eto yung mga bagay sa front row, na gusto mo rin maabot sa buhay, magkaroon ng house and lot, kotse, tour around the world, marami yan. Eh, pero eto yung tanong ko, gusto nyo bang makuha yung house and lot nyo? Yes. Gusto mo bang makuha yung car mo? Yes. Gusto mo makapag-travel around the world? Yes. Tama ba, kapatid? Yes. Siyempre, gusto magkaroon ng yato. Yun naman ang goal natin. Gusto magkaroon ng resto. Yes. Diba? So, kung gusto mo to, kung gusto mo makuha to, gusto ko yan. Ang malupit na Paul Curry, kung gusto mo makuha yan, isakripisyo mo muna to. Kalimutan mo muna yan. Kalimutan mo muna to. Diba?
Pero siyempre, baka sabihin lang, kalimutan matulog, hindi. Kasi baka siya natutulog, pagdamag. Buti nagising ka pa, di ba? Sana hindi na! So, ayun, Mari, di ba? Kalimutan mo muna. Kalimutan mo muna pansamantagal. Di ba? Kalimutan mo na yan. Diba? Gumimik, kuminom. Di ba? Kalimutan mo muna yan. Kasi ulitin ko, katulad ng sinabi ni Mark, kapag ginawa mo tong mga to, okay lang naman, kung gagawin mo eh. Sabi nga ni Mark, kung gawin mo ngayon yan, sabi nga nila, if you play now, you will pay later. Pagdudusahan mo kung ano yung mga ginawa mo noong mga panahon na yun. Diba? So katulad nito, natulog. Masarap matulog. Tama ba, Marky? Oo, oh, masarap yan! At, masarap manood ng TV. Opa, dun pare sa theater room mo. Tama! Masarap yung lahat to. Pag mayaman ka na. Tama! Diba? Kumingin sa sarili mong restaurant. Tama! Diba? Kung maglaro ng Mobile Legend pare, sasayate mo. Tama eh. Diba? Ah, diba? So yun yung point ko rin, bro. Masarap gawin lahat pag successful ka na. Eto, pinapakita ko lang to. Ano ang kailangan natin dito, ano? Magsakripisyo ka. Kasi sabi nga lang, sinabi nga namin kanina ni Mark, hindi ka pwedeng humawak ng dalaw eh, ng sabay eh. Kailangan mo nang may bitawan ka para makuha mo yung isa. Hindi pwede pa rin pagsabayin mo yan kasi nga pare, madidistract ka, masisira lahat ang diskarte mo. Pasinin mo, ngayong pandemic, 8 buwan na yung pandemic, ang malupit na part, walang nangyari sa'yo. Di maganda kung saan ako, pwede kong ground, nako. So, yun yun eh. So, hintay mo ako, hintay mo ako. Tari, kung mapapansin mo, kapatid, no, yun lang naman eh, yung mga bagay na gusto natin, masarap yan, pag may house and lot ka na. Masarap pare lahat yan, pag may bago ka na, may Ferrari ka na. Masarap yan kapag ka, pare, may yate ka na, may restaurant ka na, masarap gawin lahat yan pag successful ka na. Tama! Di ba? So, ano mo gawin? Ang kailangan mo, pare, kalimutan mo muna yan. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mahataw ka, pero pag uwi mo ng bahay, eh, gumigimik ka lang, natutulog ka lang. Hindi nyo pwedeng sabihin, no, hindi nyo pwedeng pawirin kami ni Mark na umahataw ka, pero ang ginagawa mo, pare, nagdodota ka lang, nagmo-mobile legend ka lang. Wag kami! Wag kami! Kami, di ba? Kasi, pare, sabi nga ni Mark kanina, ikaw gumagawa na sarili mong destiny. Ikaw gumagawa na sarili mong buhay. Kung yan ang ginusto mo, yan ang mangyayari sa'yo. Diba? Kami ayaw namin nun eh. Diba? So anong kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin, mag-sacrificio ka. Diba? Mag-sacrifice ka. Diba? Sacrifice. Sabi nga ni Mark kanina. Sabi ni Mark, hindi nyo nakita kung ano sinimula namin. Yung sinimula namin, yung lahat na sinisimula ng bawat isa sa inyo. Diba? So yun, kapatid, ayaw ko munang ano, no, diretso, no? Baka kasi may idudugtong kayo. May idudugtong ka ba dyan, brother? Di ba kayo dugtong yung sasabihin ko? Saan? Saan yan? Eh, sa sacrifice. Eh, yun lang naman eh. Kasi yun ang kailangan gawin nila, bro eh. Kumbaga, pare, iba kasi pare. Nag-i-enjoy matulog. Masarap talaga matulog. Diba? Masarap manood ng mga Korean novela. Masarap pare gumimik. Masarap mag-mobile legend. Masarap yan. Yo! Kung meron ka dito. Yo! Yo! Diba? Yo! 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 Ganito yan. If you wanna be successful, you don't need to give everything. Ulitin ko ah, in order for you to become successful, you don't need to give everything. You need to give up everything. Tantanan mo yung mga ginagawa mo. Tantanan mo, pare naman oh, gusto mo na mga bagay na meron kami pero ayaw mong daanan yung dinaanan namin. Gusto mo yung mga bagay na hindi nagkaroon yung iba pero yung ibang mga ginagawa nila, ginagawa mo. Nagtataka ka kapatid kung ba't maliit ang cheque mo, eh maliit yung mindset mo. Maliit ka mag-isip. Ikaw yung mga tipo ng tao kapatid na okay lang kahit wala kang invite ngayon. Okay lang kahit wala kang pay-in ngayon. Sa mga upline na nandito kapatid, ikaw yung tipo ng tao, inaasahan mo lang yung production ng downline mo, bitch! Diba? Kapatid, tandaan mo, ikaw pa rin. Brad, lahat to, Brad, matatamaan ko. Punye, diba? Diba? Kasi, Brad, gusto nyo ako dito, di ba? Gusto nyo nga real talk? Real talk, pare! Gusto mo na real talk? Ang real talk, isa lang. Kahit anong estado mo sa buhay, huwag kang tamad. Kahit anong estado mo sa buhay, mas mayabang ka kaysa mayaman ka, kaya hindi kayo mayaman dahil mayabang ka. Wordplay! Di ba? Kapatid, the easiest way to become successful is to follow successful people. Ibig sabihin, hindi lang sumama ka sa kanila. Gawin mo yung ginagawa nila. Ang problema, kapatid, pag may successful kang sinasamahan, nag-e-enjoy ka lang nakasama sila kasi feeling mo, mayaman sila, mayaman ka na rin.
'Di ba? Kapatid, kung gusto mong umasenso, gamitin mo sila para umasenso ka. Paano? Hindi mo sila mismo gagamitin, gagayahin mo ginagawa nila. Gagayahin mo 'yung workload nila. 'Di ba? Nakasama ka lang sa mayaman, mayaman ka na rin. Nakasama ka sa mga gamer, gamer ka na rin. Kalalaki mong tao, pag sumama ka sa beauty queen ka na rin. 'Di ba? 'Yun ang hirap sa ibang tao. You want to have everything in life, pero hindi mo kayang ibigay lahat. Hindi mo kayang ibayad lahat. Lahat ng bagay ngayon may bayad na. Gusto mo ng malaking cheque, ang bayad nun oras. Gusto mo ng nung malaking bahay, kapatid, ang bayad nun sakripisyo. Gusto mo ng magandang kotse, kapatid, ang bayad nun, kapatid, isa-sacrifice mo lahat para sa kanila. Kapatid, gusto mo ng magandang pamilya para hindi sila magutom, kapatid. Kapatid, ang bayad niyan, ikaw, buo, sa front row ka. Diba? Ang problema, ang ginagawa mo lang, ginagawa mo masyadong part-time. Nahihiya ka. Diba? Nahihiya ka kasi nagpo-front row ako. Nahihiya ka, kapatid, kasi baka sabihin nila, networker ako. Kapatid naman, last time Miss Universe, proud na front row sila. Sila James Reid, proud na front row sila. Si Mayweather, sinabi, proud na front row sila. Si Willie Revillame, sinabi nila, kapatid, proud na front row sila. Anong tawag mo sa'yo? Eh, tsura mo? Diba? Ang problema sa ibang tao, kung sino pa yung pangit, siya pa yung maarte. Diba? Huwag mo ako artihan, Brad. Dahil tandaan mo, ang pinag-uusapan natin, kapatid, gusto ko, gusto namin, gusto nating lahat, maging successful ka. Ngayon, hindi ko na kailangan sa yung isa-isahin, kapatid, yung paraan para maging successful ka. Nandito kami as an upline to set a good example, to be an example para sa inyo, para makita mo kung paano ginagawa. Kung hindi mo siya magagawa at sinasabi mo mahihirapan ka, kapatid, you will never reach what we've reached kasi hindi mo naman kaya yung kinaya namin, kaya wala ka nang meron kami na wala ka. Time! Yeah! Time! Tara ako sa flip-flop na naman. Brother, tama yun. Actually, lahat ng mga binitawan mong kataga, eh, tawag dito, papasok talaga sa puso't isipan ng lahat ng mga tao. Totoo yun, sinabi mo, pare. Hindi porket sumama ka sa mga successful, eh, tawag dito, maging successful ka na eh. Hindi porket sumama ka sa ganun. Iba kasi sumasama lang para sumama, para ano lang, para mag-enjoy. Hindi pwedeng ganun. Kumbaga, pag sumama ka sa successful, making sure makopyang may mga ginagawa nila. Kasi tayo ganun eh, bro eh. Diba ako, ganun ha, pag ako nakasama ng isang taong billionaire, nakasama ako ng isang milyonaryong tao, pare kahit magwalis, utusan ako, okay lang eh. Ang ginagawa ko doon, kinukopya ko yung diskarte niya kung paano siya yung mayaman. Diba? So kahit na, nakikita ko, kahit na pandemic, kahit may problema, pare mahataw pa rin yung mga tao na successful. Sabi ko, kung sila ganun nga, eh kailangan ganun pa rin ako. Diba, tama yung sinabi mo kapatid, kumbaga, kailangan mo talagang sundan yung mga tamang tao, pero kailangan, kumilos ka, umaksyon ka doon sa nakikita mo. Hindi pwedeng nakikita mo lang. Kailangan mo paring sabayan sila. Diba? So yun, so tama yung sinabi mo kapatid. Kumbaga sa mga pinag-uusapan natin, lalo na sa sakripisyo na yan, yun talaga yung kailangan ng bawat isa sa inyo. Yun nga, sa bawat isa sa inyo. Kasi nga, para maabot mo kung ano yung mga naabot namin ngayon. Pero sabi ko nga kanina, yung mga pinakita ko kanina na kailangan mo i-sacrifice, kailangan yan bro. Kailangan yan. Alamin mo kung ano ba talaga yung mga dapat may sacrifice eh. Kailangan yan, pare, ito. Pare, kailangan mo yan. Desisyonan na, ngayon na. Pare, kailangan nila mag-decide, Mark, eh. Kumbaga, pag sinabi nila, pare, ayoko na muna mag-Dota. Ayoko muna muna gumimik. Ayoko muna mag-Mobile Legend. Diba? Yun yung mga bagay na umahad lang sa'yo, eh. Kung ikaw nanonood ka ngayon, alam mo sa sarili mo yun. Sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung ano yung gusto mo. Hindi ko alam kung anong trip mo. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung nagpapabagal sa'yo. Ikaw yung nakakaalam kung ano yung umahad lang sa'yo kung ba't hindi ka nagiging successful. So ano kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin, i-identify mo yan. Pag nalaman mo, ito yung umuubos ng oras ko. Ito yung sumisira ng lahat ng diskarte ko kung bakit ako ganito. Diba? So ano kailangan mong gawin? So pag magbigay natin, nalaman mo, ito yun, ML eh. Mobile Legend, pare. Kaya mo ba? 1 year, wala mo na. 2 years, wala mo na Mobile Legend. 1 year, wala mo na manonood ng mga teleserye. Kaya mo? Kung kaya mo, do it now. Ayoko next week. Ayoko next month. Ayoko sa susunod na taon. Ang gusto ko, ang gusto namin, ngayon na. Ayoko na pagtapos na itong training na to. Ayoko na pagtapos namin ni Mark dito. Alabas tayo rito, matatapos tayo rito na. Wala kang gagawin, hindi ka mag-decide. Ang gusto namin, mag-decide ka ngayon na. Kung gusto mong may mangyari talaga sa'yo, kailangan mo ng desisyonan ngayon.
Uulitin ko, ayoko matapos tong training na to na hindi ka nakakapag-decide. Sabihin mo sa sarili mo, ayoko na. Ayoko na mag-Dota, ayoko na guminik, ayoko na manood muna ng mga teleserye kasi marami na nasasacrifice eh. Marami na mga tao pa rin na ano, napapahamak ang pamilya ko. Diba? So dahil sa walang ano, walang resulta eh. So anong point ko? So kung ikaw nanonood ka ngayon, kung ikaw nakikinig ka ngayon, pare, kung alam mo na marami ka pare, excess baggage, pare, itabi mo muna. And pare, you have to decide now. Kailangan mong mag-desisyon ngayon na. Sabihin mo sa sarili mo, tama na. Ang dami mo nang ano, ang dami mo nang pinahamak. Sabihin mo sa sarili mo, tama na, ang dami ng maling desisyon. Ang dami nang naubos ng oras dahil sa pagigimik mo, dahil sa paglalaro mo, dahil sa panonood mo. 'Di ba? Dahil sa pagtulog mo magdamag. 'Di ba? Marami nang nasasacrifice mga guys, marami nang nasasakripisyo. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, bro, ako na magsasabi sa inyo. Ulitin ko, ayoko na matapos kami ni Martito na hindi ka nakapag-decide. Mag-desisyon ka ngayon na. Natama na, ayoko na, gagawin ko na, seryosohin ko si Front Row at bibigyan ko ng pinakamasarap na buhay yung pamilya ko, lalo na sa pagpasok ng 2021. Hindi matatapos ang taon 2020 na hindi ka hindi ka nakakapag-step up o hindi ka nakakapagsimula ng magandang magandang ataw. So yun mga kapatid, no, tao dito, sa lahat ng mga nanonood natin, pare, you have to decide now. Kung nalaman mo yung mga bagay na dapat mo isakripisyo, kailangan yun, pare, aksyonan, mag-decide ka ngayon na. Mark, kailangan nila mag-decide ngayon eh. Na kumbaga, gusto ko pagtapos ng training na to, gusto ko nasabihin nila sarili ng ina, eto na yun. Tama na, marami na ng sakripisyo. Sisimulan ko na ng todo. Sisimulan ko na lang ano to, tawag seryoso tong front row at kukunin ko na lahat ng mga bagay na gusto ko makuha sa buhay ko. Ito yung brother. Naalala ko lang yung lyrics ko dun sa ano, dun sa walang makakapigil. Parang ang sarap lang na ano, ang sarap lang pag napakinggan mo yung masisiraan ka rin talaga ng ulo. Alam mo, pag napakinggan mo yung song namin ng SV Squad, maalala mo yung mga bagay na napalipas mo, parang kasi bro, hindi madaling yumaman eh. Huwag kang tatamad-tamad. Oh, yeah. Lahat na nakita mong resulta, pinagpuyatan ng sagad. Iniwasan, yeah. Iniwanan, tinawanan ng barkada at lahat. Ngayon nakuha ko na lahat ng gusto ko, sinusati ng sikat. Wala makakapigil sa mga tao may pangarap ngayon. Sabi mo sa akin, sino magaling, sino matipet. Di magpapaawat kahit mayroong pagdaanan at wala kaming pake kahit gano'ng kasakit. Madadapa, pero tatayo, pero ding hindi kami hihinto. Tutulong sa mga tao pinaglaban ng pangarap, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Hindi mo makamit, teka lang saglit, huwag ka na magalit. Batang tondo, wala makakapunit, galing sa wala, kailangan na kumapit. What? Kukunin ko lahat, kahit makulit, mahirapan man, kailangan ko masulit, di naniniwala, lagi nila lait, ngayon nagawa ko na, nawala na yung bakit! O, di ba? Di ba? Yun naman talaga eh. Nung ginawa ko yung kanta na yun, naalala ko lang ba't ko kinanta sa inyo. Nung ginawa ko yung kanta na yun, it came from my heart. Yung mga tao, kapatid, na sinasabihan ako na walang mangyayari sa buhay ko, yung mga tao nagsasabi na kalokohan yung ginagawa ko, yung mga tao nagsasabi, kapatid, na front row na yung kalokohan niyan. Tanong, kumusta kaya sila ngayon? Tanong, kapatid, kumusta kaya pinagdadaanan lang ngayon? Tanong, kapatid, hindi ko na sila tatanungin, kumusta ka? Ikaw, kumusta ka? Dumaan yung pandemic, kumusta ka? Yes. Diba? Wala pang pandemic, kumusta ka? Yung income mo ba ng pandemic at walang pandemic, wala naman pinagkaiba? Bakit? Wala ka pa rin naman income nung bakit? Tamad ka. Diba? Gusto ko mag-real talk sa inyo. Bakit bro? Maraming magalit sa akin and okay lang. Bakit bro? Ako sasabihin ko yung gusto ko sabihin, kapatid. Kasi yun yung sinasabi ko, kapatid, para masabi ko lang, hindi yung pinagsasabi ko lang. Bakit? Ganito yan, ha? Gusto mong makuha lahat ng gusto mo. Gusto rin namin yun. Gusto mo magkakotse? Gusto rin namin yun para sa'yo. Gusto mo magkabahay? Gusto rin namin yun para sa'yo. Ang tanong ito, kahit gano'n namin ka gusto, kung di mo siya tatrabahuhin, kapatid, wala rin mangyayari. Tama si Emil. Tama si Apsimil. Ang kailangan mo ngayon, desisyon. Ang kailangan mo ngayon, tanggalin yung susi sa likod mo na kahit ano mangyari, nandyan yung upline mo, wala upline mo, nakataligod upline mo, gagawin mo ng tama yung front row. Gagawin mo siya ng todo. Gagawin mo siya ng tama. Gagawin mo nang walang makakapigil sa'yo. Tandaan mo, kapatid, the only thing that will make you successful is you. Diba? Walang magtatayo sa'yo pag nadapa ka, ikaw magtayo sa sarili mo. Diba? Walang mag-aangat sa'yo, kapatid, pag nadarag ka, kapatid, iangat mo sarili mo. Kapatid, wag na wag mong aasahan, kapatid, ang mga tao sa paligid mo. Dahil tandaan mo, kapatid, wala sa ibang tao pagyaman mo. Nasa'yo. Nasa'yo,
nasa iyo. 'Di ba? Ulitin ko pa, isa pa. Nasa iyo. 'Di ba? Oh, hanap tayong dalawang ano. Hanap tayo ng mga tatlong tanong, ha. Gusto ko 'yung magandang tanong. Sige. Hanap tayong dalawang tanong. Oh, hanap tayong tatlong tanong lang, ha. Mingal na ako, eh. Yeah. De, tama 'yung kapatid. Alam mo, pare, sa lahat ng mga pinag-uusapan natin, 'yun lang naman ang kailangan ng lahat ng mga tao, eh. Kumbaga, pag ang tao talaga malaman nila kung ano 'yung mga dapat nila i-sacrifice, 'di ba? 'Yung mga kailangan nila i-sacrifice, pare, 'yun lang, eh. Tawag dito, may mangyayari talaga sa buhay nila, eh. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Talagang may kailangan silang bitawan muna. Kailangan mo munang bitawan para marating mo 'tong isa. Kasi tayo, pare, katulad niyan, siguro tayo nakakapagmila sa tayo. Bakit? Kasi kahit paano nakapag-step up na kayo, nakapag-move na kami. 'Di ba? One step na. Kumbaga, maganda na 'yon mga nangyari sa amin. Kaya tawag dito, pwede na kami gumawa ng mga bagay din na mga gusto namin. Yeah, tulad niyan. Siguro pwede naman na tayo, pare, ano? Pwede na tayo siguro kahit paano, paminsan-minsan, pwedeng manood ng TV, 'di ba? Pero nga kahit nga, alam mo, kahit tayo na 'to, Mark, ha? Kahit na tayo na, hanggang ngayon hindi pa rin tayo nakakapanood, eh. Ako nga hindi ko nga alam kung ano mga pelikula pa rin hanggang ngayon, eh. 'Di ba? Ang huli ko ang palabas sa pinanood ko, yung Marimar pa, eh. Marimar? Marimar. Yung kay Calpal Polgoso, 'di ba? So yan, so alam mo, pare, tao dito, kung nanonood yung mga ano natin, yung mga tao ngayon, kung magaling ka, sabi ko nga, no, one simple decision na mag-sacrifice, it will change your life. Kumbaga, one simple decision will change your life. Kumbaga, isang simpleng decision mo na isakripisyo mo yun, dapat mong isakripisyo. Magbabago yung buong buhay mo at buong buhay ng pamilya mo. Pare, nasa sa'yo yan. Sabi ko nga is, ikaw ang gumagawa ng sarili mong buhay, ikaw gumagawa ng sarili mong destiny. Katulad ng sinabi ni Mark, ikaw, kung ano man ang meron ka, ikaw ang gumawa niyan. Hindi mo kami pwedeng i-blame kasi ikaw gumawa niyan. Hindi mo pwedeng i-blame yung kumpanya, hindi mo pwedeng i-blame yung upline mo kasi ikaw ang gumawa niyan. Ikaw yung natulog magdamag, ikaw lahat ang gumawa na kung ano man. Kaya kung may sisisihin dito, ikaw. So you have to wake up. Kailangan mong gumising sa katotohanan. Katulad ng sinabi ni Mark, bawal ang tamad sa mundo. Okay? So pare, question tayo. Galing sa ano, kung meron po dito ano, ng mga magtatanong, dalawa lang, ha? Sacrifice mga besh. Uy, I miss you, Rochelle. Anak-anakang ko rin yan sa ano. Apps! Upline, ano pong pwedeng gawin ko para magka-resulta kahit wala pa akong products on hand? Pero gusto ko po umikot dito sa lugar namin at i-offer ang front row apps email. Uulitin ko yung tanong, apps, ha? Upline, ano pong pwedeng gawin ko para magka-resulta kahit wala po akong products on hand, na on hand? Pero gusto ko po umikot dito sa lugar namin at i-offer ang front row apps email. Absimil agad, ha? May Absimil. Nakalagay Absimil, eh. Nakalagay Absimil talaga. Hindi, sa akin, pare, kung ano, no, kung nanonood natin yan, ano, kung nanonood siya ngayon, ha, alam mo, hindi mo naman kailangan, ano, eh, tao dito kung may dala kang product agad, mas maganda kung may dala ka talagang product, di ba? Kung wala ka talagang dalang product, baka meron, pumunta ka sa mga kaibigan mo na may kahit yung botelya lang, dala lang, bottle, di ba? So, pwede na yon, pwede mo na ipang ano yon, ipang present yon, ipang pakita sa kanila kahit sample lang na bottle, kahit walang laman. Pwede yon. Pero Emil, wala talaga. May flyers ka naman. Kumbaga, ano yan, eh, pag gusto maraming paraan, di ba? Sabi ko nga, pag gusto maraming paraan, pag ayaw, pare, maraming dahilan. Di ba? So, gagawa ka lang ng diskarte kahit wala kang dalang ano, panaparna. Kami ni Mark, pare, kahit wala nga kaming laptop, eh, kahit papel ball pen lang, kaya namin, pare, i-discuss yung negosyo. Kaya namin, pare, i-offer. 'Di ba? Kaya namin kahit nga pare ano, ballpen kaya namin ibenta o pentel pen, 'di ba? So 'yun yung bro, ang kailangan mo muna, pare, maging kumpleto ka. Kumbaga, kailangan yung sarili mo dapat maniwala ka muna sa na kaya mo. 'Di ba? Maniwala ka sa kumpanya, maniwala kasi lalabas yan sa bibig mo, eh. 'Di ba? So 'yun, every time naman na umating ka ng training, maririnig mo naman kung ano yung mga advantage ng company natin, ng product natin. Doon mo naman matututunan 'yon. Na kahit wala kang dala, kaya mong lumaban kahit saan ka pumunta. Sa akin ako, pare, ganun. Kahit saan ako itapon ako sa probinsya, itapon ako sa kung saan, kaya ko mag-build. Kaya kong tumayo. Kasi ang meron ako, may hawak ko, yung knowledge na kaalaman ko sa negosyo, yun nga, kaalaman ko sa negosyo yung pinasok ko. Knowledge kaya yun, eh. Pag-atin ng training, pag-atin ng mga meetings, pag-atin ng mga ganto. Kasi nga, yun nga, itawag dito, may dala kang sandata, di ba? Kahit wala kang hawak na mga panaparnarya, di ba? Panaparnarya. Mga practice, di ba? Na naka-ready ka na i-discuss yung negosyo mo. Okay, Emil. Eh, tawag dito, kailangan na bibilin ng products. Pag gaganon, contact your uplines. Diba? Pwede mo naman contactin yung upline para at least ialalayan ka. Malay mo, may stock si upline para bigyan ka ng product. Diba?
tahiraming ka. So maraming way. Kumbaga, kung ikaw nanonood ka, bro, may lahat may paraan. Lahat na rin ang problema, lahat yan may solusyon. Diba? So, tara na rin ka, baka may ma-add ka ron. Okay na yun. Maganda yung sinabi ni Apsimil eh. Maganda eh. Maganda. Maganda, maganda, maganda yan eh. Naghanap kasi ako ng mga tanong, Apps. Naghanap ako. Ah, sige, sige. Oh, ito, advice lang po, upline, sa mga members po na gustong kumita ng malaki kaso hindi nila ginagawa ng tama yung business natin, Apps Emil. Ay, nakalagay na naman, Apps Emil. Hindi, kung sa 2 eh. Ako na naman, tinignan mo. Nakalagay talaga kay Darwin Torres. Apps Emil talaga eh. Advice lang po, upline, sa mga members po na gustong kumita ng malaki kaso hindi nila ginagawa ng tama yung negosyo, Apps Emil. Apps Emil, nakalagay, Apps Emil. Apps Emil na naman. Hindi, alam mo, kapat hindi nila nagagawa ng tama yung negosyo, baka hindi nila iniintindi, pare, yung negosyo. Hindi nila, pare, ano eh, tawag dito, hindi nila masyado, tawag dito, inaaral talaga ng mabuti lahat ng mga ano, na papakinggan nila sa mga trainings. Ito pa yung pinakamalupit. Baka hindi kasi sila naniniwala, pare, sa pinasok nila. Kasi ganun yun eh. Pag hindi ka naniniwala sa isang bagay, pare, hindi, wala eh. Hindi ka interesado eh. Diba? Kaya nangyayari, nag-i-effect yun doon sa mga activity mo. Nag-i-effect yun sa galawan mo. Nagiging madali ang isang bagay kapag ka, pare, interesado ka, willing ka, matuto. Pag willing ka matuto, aaralin mo talaga, mamastery mo isang bagay na kahit saan kay tapon, makakapag-rate ka, makakagawa ka ng team. Kumbaga sa akin, kaya sila nahihirapan kasi baka, yun nga, hindi nila masyado iniintindi. Baka yung belief level nila hindi ganun kataas. Diba? Kaya nangyayari, yung kusa, tawag dito, nawawala. Diba? Kaya ako, sa akin, ano, yung iba doon, pag nakikita ko talaga, yung iba, hindi talaga umangat-umangat. Kasi pari, ano eh, hindi talaga nila naiintindihan yung pinasok nila. Sa lahat ng bagay, kung gusto mo maging successful, dapat maintindihan mo muna kung ano ba yung pinasok mong bagay. Negosyo man yan, pag-aaral man yan, pagbabike man yan, di ba? Kung ano man dapat naiintindihan mo at gustong-gusto mo yung gagawin mo. Kasi pag gustong-gusto mo yung gagawin mo, eh pari, yung buong katawan mo, magre-response yan. Talagang gagawa yan ng mga bagay na kung saan, eh tawag dito, para matuto siya at the same time, makuha niya yung mga bagay na gusto niya. Di ba? So yun, kapatid. Kumbaga sa akin, sa lahat ng mga nanonood natin dyan, kailangan mo muna paring tawag dito, yun na, malaman kung ano yung mga dapat mong malaman. Yan, katulad yan, nanonood ka kayo ng mga trainings kayo, napaka-importante niyan. Diba? So sa akin yun, kapatid, Mark, ikaw ba may i-add ka pa dun? Maganda yung ano mo, kapatid na Emila, Apsa, napakaganda nun. Totoo yan. Maganda yan. Tagatanong ako eh. Tagatanong ka? Oo. Ano man kaya magtatanong, ha? Wala, hindi makikita, ako yung nagaan. Hindi, sa akin to. MJ Orasyon. Apps Mark. Guwapo mo. Guwapo mo. Yun lang nakalagay. Apps Mark, gusto ko po malaman paano maging good leader, especially you're away sa mga business partners mo. For MJ Orasyon, Orasyon. Huwag kang mag-alala. Kung malayo ka sa business partners mo, lahat po tayo magkakalayo. Dahil pag naglapit-lapit ho tayo, may social distancing ho. Diba? Yeah. So, ganito yan. Tama eh. O, diba? Paano maging good leader? Real talk to, ha? Hindi to yung mga tipo na by the book na mga, eto para sa akin to. Opinyon ko to, ha? Walang pakialamanan, ha? Ang pagiging good leader, yung kayang tumanggap ng pagkakamali. Yung good leader, yung kayang tanggapin pag sinabi ng downline niyang may mali siya. Ang good leader, yung kayang sabihin sa sarili niya na kayang bumaba siya, stoop down, para sabihin na, bro, sorry ah, mali nga ako. Ang leader, kapatid, hindi lang yung, ang leader parang piloto. Ipapaliwanag ko sa'yo kung ba't ang piloto napakataas ng sweldo. Lahat ng mga eroplano ngayon, kapatid, panghimpapawid. Wala namang eroplano ngayon pang dagat eh, 'di ba? So 'di ba? Magaling. Ang piloto, tina mo, lahat ngayon ng eroplano automatic na 'yan. Landing, ang tawag doon, take off, landing, tsaka pag nandoon. Tanong, ba't kailangan pa ng piloto? Kasi ang piloto ang maaasahan mo if something goes wrong. Sila yung may knowledge, sila yung may alam, sila yung huling-huling tatalon kapag kayan, bumagsak.
Sila yung kailangan na unang-unang mamatay para sa mga pasahero nila. That makes them a good leader. Hindi ko sinabing magpakamatay ka. Huwag kang tanga. Diba? Ang sinasabi ko lang, kapatid, being a good leader, dapat leader. Pag leader ka ng leader mo, dapat ikaw yung katulong namin para mag-solve ng problema, hindi ikaw yung problema. Pag leader ka namin, dapat ikaw yung katulong namin mag-solve ng problema, hindi ikaw yung kasama dun sa problema. Pag leader ka, dapat ikaw yung umaayos ng mga bagay, kapatid, na hindi na dumadaan sa amin para makita mo, kapatid, na ako ang bahala sa'yo. Tama gagawin natin. Hindi ikaw pa rin yung nagtatanong. Being a good leader, simple lang. Dapat alam mo yung tama at mali. Napaka simpleng word, tama at mali. Pero yung simpleng tama at mali, hirap na hirap pa rin yung iba. Being a good leader, ang pagiging good leader is yung kayang magkamali at mag-bounce back sa pagkakamali. Leader, hindi leader, mga magulang, leaders ng mga state, lahat ho yan nagkakamali. Ang good leader, kapatid, hindi yung perpekto. Hindi lang yung magaling magpapayin, hindi lang yung magaling mag-bomb, hindi lang yung magaling mag-training. Ang good leader, yung nakikita mo na gusto ko maging ganyan kasi alam ko pag ginaya ko yan, maganda yung magiging kinabukasan ko. Tandaan mo to, pansinin mo yung sasabihin ko, gusto ko maging ganyan. Malalaman mo pag good leader yung sinasabihan. Gusto kong maging ganyan kasi alam ko magiging maganda kinabukasan ko, magiging successful ako, at hindi ko makakalimutang maging mabuting tao. Diba? Para sa akin, pag good leader ka, hinding-hindi mo makakalimutan maging mabuting tao. Hinding-hindi, sasample lang kita ng good leader ha, yung kapag ka nagpa-picture ka sa auto niya at hinawakan mo sa sakyan niya, hindi siya magagalit. Kasi dumaan kami lahat doon. Ang good leader, kapatid, yung kapag ka nagpa-picture ka sa kanya, magsasmile. Huwag lang sa akin kasi hindi ako marunong mag-smile, ha? Lagi lang akong ganyan, no? Ganyan lang ako, di ba? Ang good leader, kapatid, yung ginagaya mo, hindi dahil sa mayaman siya. Ang good leader, hindi mo siya ginagaya kasi maganda kotse niya. Ginagaya mo siya kasi alam mo yung pagkatao niya. For me, that's being a good leader. Thank you. Yes, naman yung ano, sinabi mo, kapatid, no, alam mo, ano eh, hindi porket nag-top earner ka, nag-millionaires ka, or alam mo yon, may mga nakukuha ka ng mga bagay na gusto mo, is ano na siya, perfect example na siya ng good leader. Tama yung sinabi mo, lahat, marami talagang ano eh, marami ka talagang ano eh, tao dito dapat i-consider para maging good leader talaga isang tao. Tama yon, dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo, hindi porket na leader ka, ikaw lang yung ano, ikaw lagi yung tama, tama. Diba? Tama. Aangkit na eh. Diba? So, huwag ganun. Kumbaga, ang point ko is, kailangan marunong ka rin tumanggap ng pagkakamali mo. Diba? May time na minsan nagkakamali ka rin. So, sabi nga nila, marunong ka rin makinig. Diba? Kasi may mga tao, pare, sa baba natin, na minsan hindi natin napapansin, hindi natin alam, pare, may meron din silang ano eh. Meron din silang mga ideas na makakatulong para sa team, nakakatulong kung saan. Diba? Na pwede mong pakinggan, din-evaluate mo kung makakatulong, pwede naman natin ano eh. I-implement. Kumbaga, dapat ano, dapat ganun ng leader, malawak ka. Then syempre, yun nga, syempre, humble ka din. Kumbaga, hindi naman ano, tawag dito, may magandang puso ka para sa lahat ng tao. Diba? As a good leader, tama yung sinabi ni Mark, diba, na dapat perfect example ka sa lahat ng tao, at ang pinakamalapit na part, dapat marunong kang tumanggap ng responsibilidad. Yun lang yun eh, diba? Mahirap man yan, madali man yan, o kung ano man yan, dapat marunong kang tumanggap ng responsibilidad. As a good leader, dapat merong ganun, diba? So yun, pare, tanong ka na ulit. Hindi. Kasi... last question to, tapos final words tayo, guys, dahil ayaw namin ng matagal na training. Final words, 1 hour na tayo mahigit, bro, para next week, hindi sila madala, diba? Para ano, ayan, ang tunay na leader may takot sa Diyos. Tama yun. Kailangan God-fearing yan. Salamat sa leader namin, si Angelica. Yan. Pay now, play later. Yung mga... teka. Sige, kapatid. Oo.
Eto, naghahanap tayo mga apps. Mga apps, I'm new here in front row. Gusto ko pong matupad gusto ko po matupad sa inyo. Ha? Sana maturuan niyo po ako or kaming mga bago how to manage specs sa products, paano mapaikot at maraming binta. Watching from Kuwait. Kuwait. Salam alaikum, habibi. God bless po. God bless, more power po sa inyo. Actually, in regards sa tuturuan, Miss Ash Kate Creer, sorry, wala akong R. Ash Kate Creer, just attend every trainings. Alam mo, before na nagsisimula ako, hindi talaga ako mahilig sa training. Alam na mga tao yan, di ako mahilig sa training. Pero minsan kasi, pwedeng magaling ka, pero hindi mo kailangan ng training. Pero may mga tao sa paligid mo at may mga hawak ka na kailangan ng training at kailangan mo silang kasama. Yes. Lagi ko lagi nandito si Sir Anto, oh. Yan, ang laki na ng grupo niyan. Pero pag may training niyan, lagi nandito yan. Lagi niyan sinasamahan yung grupo niya. And that's a good, ayan, a good trait ng good leader yan. Yan, si Toart, si Brother Anto. Yan. So, kung yun lang, kapatid na Emil, final words before we leave para sa mga sa 4,100 na natin viewers natin. Ano yung final words para final sa words at, final words para sa para sa mga tao na may mga pangarap ka pareho natin na nagsisimula tayo. Ano yung mga dapat nilang gawin? Ano yung mga dapat hindi nila gawin at ano yung mga dapat nilang gawin para marating yung narating mo? Apps Emil, syempre 001 na sa mga hindi nakakaalam. Siya po yung kauna-unahang member ng Front Row. Siya po yung apply natin lahat. Grabe yun. De, siguro final words sa lahat ng mga nanonood natin. Siguro, simple lang yung mga binitawan namin mga kataga. Mabilis lang yung topic namin. Pero siguro sa lahat ng mga nanonood natin, siguro tumagos naman sa puso't isipan mo yun. Kumbaga, hindi naman namin kailangan pahabain tong training na to para lang alam mo yun, magkausap tayo ng matagal eh. Kumbaga, siguro sa simpleng binitawan namin mga kataga, kailangan mo lang naman ipasok dito at ilagay dito. Diba? Then pare, you take an action. Kumbaga simulan na natin 'to. 'Di ba? Sabi ko, marami nang nasa sakripisyo, marami na pare umaasa sa atin pare na nangangailangan sa atin, na kailangan natin pare kumilos. Kumbaga kung ikaw nanonood ngayon, marami kaming pinagdaanan, alam niya ni Brother Mark. Kumbaga ako nung nagsimula ako pare, ang dami ko talagang sinakripisyo. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ang dami talaga, ang hirap, pinagtatawanan lahat. Lahat na kung ikaw nahirapan ka sa produkto, lahat hirapan kami. 'Di mga kaibigan namin, lahat kinukutya kami. 'Di ba? Minsan mga kamag-anak pa yung talaga yung magda-down sa iyo. Marami kaming ganun. Pero isa lang yung talagang pinakahawakan namin, yung paniniwala namin, nayayaman kami, makukuha namin yung pangarap namin, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng magandang bahay. Na ngayon nararanasan na namin. Siguro nakikita niyo ngayon no, sa mga Facebook na sa Facebook, yung mga post natin, naglalabas kami ng mga bagong bahay ngayon. Ay nagpapagawa kami ng mga bagong bahay ngayon na kung saan sa hanggang ngayon hindi ako makapaniwala eh. 'Di ba? Tama naman yun eh. Kumbaga, yun naman talaga yung future ng bawat isa sa inyo eh. Yun naman talaga. Kumbaga pag nasa front row ka, yun ang future mo. At yun yung dapat na malaman ng bawat isa sa inyo. Simula't nag-front row ka, dapat alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Kung ikaw nanonood ka ngayon at medyo nadidisalign ka o nagsisimula ka pa lang, lalo na yung mga yung mga matatagal na, pare, lagi mo lang tatandaan, pare, kung sino ka. Diba? Remember who you are. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga yung dapat pupuntahan mo? Sino ka ba talaga pagdating ng five years from now? Ano ba ang buhay mo after 5 years? Pare, nung nag-front row ka, nung nandito ka na, alam mo na ikaw na after 5 years, bibili ng bagong bahay. Ikaw yung magkakaroon ng sports car o supercar, alam mo na sa sarili mo na ikaw yung pagbibigay ng pinakamasarap na buhay sa pamilya mo. Pero nagkaroon lang ng mga konting problema, magkaroon lang ng mga konting mga problema dyan, pare, na-distract ka na. Huwag ka magpapadistract. Focus on your goals. Kumbaga kung ano yung future mo, kunin mo. Kasi dun ka, para dun ka. Para dun ka. Ikaw yung katulad namin, kung ano yung naabot namin, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, lahat na dapat mo isacrifice mo na. Bitawan mo na. Kasi pare, kung pwede lang namin ilipat yung mga mata namin at yung nararamdaman namin sa inyo, ginawa namin yun. Tama ba? Kasi pare, ang sarap ng buhay namin ngayon. Kung ano lang ngayon eh, kung pwede lang namin i-transfer yung mga buhay namin sa inyo, pare, ginawa na namin eh. Pero buhay mo yan eh. Ikaw ang gagawa niyan eh. At ang pinakamalupit, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para kunin mo yung mga bagay na gusto mong makuha.
dapat next year, nagsisimula na yung pagbili mo ng mga bagay na gusto mo. After 3 years, 5 years, nagpapatayo ka na rin ng mansyon na nagpapatayo ka na rin ng dream house mo. Diba? Kung alam nyo lang kung gaano kasarap na hanggang ngayon, pag tumitingin ako sa garahe, pag tumitingin ako sa labas, nakikita ko yung bahay namin, nakikita ko yung mga sasakyan na nandiyan, hindi pa rin ako makapaniwala na dati akong squatters mo, dati akong hirap, daling sa hirap, dating ano, tao din ang katrabaho lang kung saan-saan, ito na yung buhay ko ngayon. At sabi ko nga, after ilang years, yung buhay ko ngayon, yung buhay namin ngayon, pagdating ng panahon, magiging buhay mo naman. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, pare, hindi ko na kailangan i-elaborate pa ng gusto kung ano yung tama at mali. Kasi alam mo naman eh, di ba? Kung mali, alam mo yun eh. Pag alam mo, pare, walang production, ba, nanood ka lang ng TV, alam mong mali eh, kasi wala namang balik eh. Di ba? Panonood ng magigames, walang balik eh. Alam mong mali yung ginagawa mo, bet mo ginagawa. So yun lang yun. So anong kailangan mong gawin? Gawin mo yung tama. Makinig ka ng training, umatin ka ng mga training, umatin ka ng mga meetings, makinig ka sa mga mentors mo. Yun yun eh. Dagdagan mo yung knowledge mo. I-equip mo yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo. Kasi pare, hinahanda ka niyan para pagdating ng panahon, ikaw naman pare, kung anong buhay kami, yung meron sa'yo. At ikaw yung papalakpakan ng mga tao dahil nakakapag-inspire ka dahil sa nangyari sa buhay mo. Kasi lagi mong tatandaan, pagdating ng panahon, papalakpakan ka ng lahat. At sasabihin nila sa'yo, maraming salamat kasi natulungan nyo din po kami o na-inspire nyo kami para gawin din namin ng tama yung ginagawa, yung mga ginagawa nyo at yung mga naabot nyo. So, yun lang guys. At lalo-lalo na yung pamilya mo. Isa lang naman na sabihin sa'yo ng pamilya mo. Anak, salamat. Maraming salamat, anak. Kasi binigyan mo kami ng masarap na buhay. Akala namin, pasaway ka. Akala namin, sira ulo ka kung ano ka lang. Makulit ka. Pero, nak, ikaw pala yung magbibigay ng pinakamasarap na buhay. Kahit na panahon ng pandemic, nak, di mo kami sinuko. Tandaan mo, guys, ang magulang natin, pare, lahat yan isa sakripisyo para sa'yo. Kasi yung perfect example, Mark, eh. Perfect example, pare, tinatanong nila, pare, yung perfect example ng ano, ng pagsasacrifice. Gusto malamang, gusto yung perfect example ng mga nagsakripisyo? Pare, yung magulang natin, sinacrifice nilang lahat, mabuhay ka lang at mabigyan ka ng masarap na buhay. Diba? Mapakain ka lang. So, pare, this time, tayo naman. Tayo naman, pare, yung mahirapan. Tayo naman, pare, yung magsacrifice para kanino? Para sa isang kulubot ang mukha at puti ang buhok. Bigyan mo naman sila ng masarap na buhay. Diba? Dito sa anak mo, kung may anak ka, yun lang, makikita mo naman eh. Ayaw mo yung anak mo na pagdating ng panahon, eh maranasan kung ano yung nararanasan mo. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, huling words, okay, sa lahat ng mga nanonood, wake up. Gumising ka na sa katotohanan. Tapos na po. Tapos na po yung practice. Tapos na yung pahinga. Nasa real game na tayo. Nasa totoong laban na po tayo ng buhay. So for that, pare, ikaw naman, pasok, Margie Boy. Maraming salamat, no? Nandito po tayo ngayon sa... Para nag-report lang. Sino yung ano, sino yung next week natin, kapatid? Kapatid, next week natin possible ano na, tawag dito pangkalahatan na ulit. Kumbaga lahat na ng mga top 10 millionaires magkakasama-sama ulit together with the owners, okay? Si Sir Sam and Direct RS and yung mga mentors natin at Richmond UNF Scurvin U. Okay. Ako na. Sige, kapatid. Oras ka na. Tapos. Enigma. Tapos ka na. Okay, hindi. Una, final words. Before we leave, before we say goodbye, sana may natutunan kayo, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, una, kailangan maging pinakamatapang ka. Pinakamatapang sa buhay, pinakamatapang sa rejection, pinakamatapang sa lahat ng aspeto sa buhay. Dahil wala magiging matapang sa'yo kundi ikaw pa rin. Maging matapang ka para sa pamilya mo. Maging matapang ka para sa mga gusto mo sa buhay. Maging matapang ka para sa mga taong hindi naniwala sa'yo. Maging matapang ka para sa mga taong sinabing tanga ka. Maging matapang ka para sa mga taong pinagtawanan ka kasi ang sabi nila, kalokohan yung ginagawa mo. Maging matapang ka para sa ultimo mga kamag-anak mo na hindi naniwala sa'yo. Maging matapang ka sa buhay. Maging matapang ka kasi yung mga tao na yan, kapatid, yung mga kapag umuuwi ka ng gabi,
pinagbubulungan kanila. Yan yung mga tao, kapatid, na pag umuuwi ka, pinagtatawa ng kanila. Yan yung mga tao, kapatid, na kapag ka umuuwi ka ng madaling araw at sinisigawan ka ng nanay mo kasi gabi ka na umuuwi, yan yung mga tipo na nagsasabi na buti nga sa'yo. Yan yung mga tao, kapatid, tapangan mo dahil darating yung panahon, yan tapang na yan. Kapag ka na pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, pag nakuha mo na lahat ng mga pangarap mo, you will see everything. Bakit? Pinakamasarap sa taas. At makikita mo lahat na buti na lang naging matapang ka sa buhay, hindi ka sumuko sa lahat ng rejection, sa lahat ng pangungutya, sa lahat ng pagtatawa. Dahil pagdating mo sa taas, makikita mo sila lahat sa baba. At isa lang ang sasabihin mo, tang ina, buti na lang talaga. Dineretso ko at kayo dyan, bahala kayo. Buti na lang talaga, hindi ako sumuko at ang tawag dun, naging matapang kasi ko. Peace! Peace. Thank you, kapatid. At sa lahat ng mga nanonood natin, maraming salamat, pare. Sa lahat ng mga umaten ngayong oras ito, ngayong araw na to. At sobrang na-miss kita, Brother Mark. Sobrang miss you, Miss Yaps. Okay? So, see you sa lahat ng mga nanonood natin. See you sa mga susunod na tandem namin ni Mark. Okay? At, peace kapatid, out.